ang leader ay isang lingkod. Sabi ng Matthew chapter 20, 26, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Matatandaan natin na ang mga alagad ay nagtatalo-talo kung sino ang pinakapangunahin sa kanila. Pero para kay Jesus, ang pagiging lingkod ang isang magiging dahilan para sila'y maging pangunahin o maging dakila. So ang leader ay isang lingkod, naglilingkod sa kapwa o naglilingkod sa iba. At sabi naman ng 2 Timothy chapter 2, 24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Malinaw sa sulat ni San Pablo na ang mga naglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Kahit sa ano pa mang mga kadahilanan, maaaring siya ay nasa tama o nasa katwiran, pero hindi dapat na itulak tayo sa pakikipag-away sapagkat tayo mga lingkod ng ating Panginoon. Hindi lang yon, sabi ay dapat siyang maging mabait sa lahat. Hindi lamang sa piling tao, sa piling komunidad, sa piling sinuman, kundi maging mabait sa lahat. Mahusay magturo at matiyaga. May mga panahon at pagkakataon na may mga slow learner talaga, pero kailangan pagtiyagaan ng isang leader na namumuno ang pagtuturo na buong tiyaga upang ang kanyang tinuturuan ay matuto din naman. Sabi ng 1 Kings chapter 3 verse 9 ay ganito naman, at si Solomon ang nagsasalita dito, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sama-sama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Ang italaga ng Diyos na si Yahweh, si Haring Solomon bilang hari ng kanyang bayan, ang hiningi ni Haring Solomon ay karunungan na kailangan niya upang mapamunuan niya ng mahusay at maayos ang bayan ng Diyos, upang magkaroon siya ng kaalaman na kakayahang makakilala ng mabuti at masama. Makakilala ng mabuti sa sama sapagkat ito'y magiging isang paraan ng paggamit niya bilang pagdidesisyon sa kanyang pamamahalaan at pamumunuan na napakaraming tao ng mga panahon na yun. Kaya nga ang sabi niya ay, sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? So pagiging lingkod. Ang leader ay isang lingkod. Tayo na tinawag ay isang leader na dapat na naglilingkod. Maging lingkod sa iba, lingkod ng Panginoon na hindi dapat nakikipag-away, at kakayahang kumilala sa mabuti sa masama. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong panonood, at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell, at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love!